Ipinagamot nila ang nakitang fox na nasagasaan sa may gilid ng daan at eto pa ang ginanti nito sa ginawa nila. Si Emma at ang kanyang asawa ay mga nature lover at kapag may pagkakataon ay pinipili nilang pumunta sa kabundukan. Ngayong darating na weekend, kasama ng kanilang anak ay nagplano silang muling magpunta at magbakasyon. Mamimingwit sa ilog at lumanghap ng sariwang hangin. Ang lugar na plano nilang tunguhin ay bahay bakasyon na nila Emma mula pa noong bata pa ito. Minana pa ito ng mga magulang ni Emma sa lola niya, pero na magsipaglipatan ang mga tao sa syudad ay kasamang kanyang mga magulang at ang bahay ay nanatili lamang doon. Kung kaya naman, anumang oras na isin ni Emma na magtungo doon ay welcome sila. Hinanda na nilang kanilang kakailanganin at excited na sa dalawang oras na biyahe. Maulan noon at dahan-dahan nilang tinatahak ang kalsada. Tulog ng anak ni Emma at inaantok na rin siya. Nang biglang nagpreno ang asawa niya at huminto sa pagmamaneho. Napamulat siyang bigla't nakita ang asawa na nag-aalis ng seatbelt at lumabas ng sasakyan. Nang tumingin siya sa labas na nababalutan ng putik, ay nakita niya ang isang hayop na nakahiga sa may gilid ng kalsada. Nababalutan yun ng putik at maging ang hayop na nakahimlay ay napakadumi. Noong una ay hindi pa nila malaman kung anong klaseng hayop yon. Pero nang malapitan nila ay napagtanto nila na isa yung fox. Mukha itong nasagasaan at sobrang nabasa na ng ulan. Nangihina na ito at nahihirapang huminga. Si Emma at ang kanyang asawa ay nakatingin lang sa hayop at hindi alam ang gagawin sa kawawang nilalang. Doon, tumalon at lumabas na sasakyan ng kanilang anak na babae at tumakbo papalapit sa kanila. Umupo ito sa kanilang tabi at sinimulang himasin ang ulo ng fox. Tumingin ang bata sa kanyang ama na may seryosong mukha na noon lang nila nakita at sinabi nitong hindi niya iiwan ang fox. Medyo malayo pa doon ang pinakamalapit na town, kung kaya naman dadalhin nila yon sa kanilang village at magbabaka sakaling merong makakatulong sa kanila. Kinuha ni Emma ang blanket at binalot yun sa fox. Nilagay nila yun sa backseat kung saan nakaupo ang kanilang anak at pinahiga ng bata ang ulo nito sa kanyang kandungan. Agad na nilang tinahak ang maduming kalsada sa mas lalong madaling panahon. Ang anak nila'y kinakausap ang hayop na malapit na ang tulong, ngunit nakatulala lang ito at nakatingin sa kawalan na tila mo'y nag-aagaw buhay na. Nang marating na nila ang village ay huminto sila sa unang bahay na kanilang nakita. Natanaw nilang may tao doon na kasalukuyan nagluluto sa nag-aapoy na gas stove. Lumabas ang asawa ni Emma at tinungo ang tarangkahan ng bahay. Kumatok siya at pagkatapos ay isang matanda ang lumabas mula sa loob ng bahay. Nakita nitong hayop at napakamot sa ulo nang maunawaan ang nangyayari. Sinabi nito na magpunta sila sa isang albularyo na isang matandang babae dahil tanging yun lamang daw ang makakatulong sa kanila sa ganoong sitwasyon. Nakatira daw ito sa labas ng nayon malapit sa kagubatan. Nang marating nila ang bahay ng matandang babae, ay nadatnan nila itong nakaupo sa may labas ng kanyang kubo at nagbibilad ng iba't ibang uri ng mga halamang gamot. Tinanong nila ito kung maaari ba sila nitong tulungan sapagkat tinuro sila doon ng taong bayan. Pinakita ni Emma sa matandaang kalagayan ng kawawang fox at sinabi nito sa kanila na ilapit nila ito sa kanya. Kumuha ito ng ilang piraso ng halamang gamot at iginiya sila papasok sa loob ng bahay. Pagkapasok nila ay humalimuyak ang iba't ibang amoy ng mga halaman. May mga tuyong dahon din na nakasabit doon. Sandali nitong nilinis ang maliit na mesa at itinuro sa kanilang ilapag doon ang fox. Sinabi nitong nabalian nito ng paa. Ganon din ang baga nito ay masama ang tama. Mabuti na lamang daw at naidala nila yun kaagad sa kanya para maagapan ang buhay nitong naghihingalo na. Sinabi ng matanda kay Emma at sa asawa niya na maaari na nila itong iwan pero bago pa man sila umalis ay kumuha sila ng tubig na magmumula sa bukal na malapit doon at ilagay na lamang sa may labas ng pinto ng bahay nito. Nagulat pang mag-asawa
natiwala itong magagamot ang hayop at binigay naman nila ang buo nilang pagtitiwala. Kumuha na sila ng container at ginawang inuutos nitong kumuha ng tubig sa bukal. Maya-maya pa ay napaisip na lamang sila na tila inaasahan na ng matanda ang pagdating nila sapagkat kanina ay para bang hinihintay na niya ang pamilya ni Emma. Hindi man lang ito na sorpresa sa biglaang pagsulpot nila sa harap ng bahay nito. O pwede din naman na madalas na may magtungong mga tao doon, kaya sanay ng matanda sa ganoong sitwasyon. Pagkakuha nila ng tubig, sinabihan sila ng matandang bumalik na lang pagkatapos ng 3 araw kung gusto nilang muling kamustahin ang fox. Pagsapit ng gabi, habang nagpapahingay, hindi naman mapakali ang mag-anak at iniisip nila kung kamusta na nga kaya ang hayop. Pagkaraan ng 2 araw, ay maagang nagising ang kanilang anak at nasasabik na pumunta sa albularyo. Ipinaliwanag naman ng mag-asawa na masyado pang maaga at nalungkot ito sa sinabi ng kanyang ama't ina. Pero ilang oras pagkatapos nilang mag-almusal, ay napagdesisyonan na rin nilang dalawin ng matanda. Nagtungo sila sa bahay nito't kumatok sa may pinto. Ilang minuto ang nakaraan ay wala pa rin tao nagbubukas sa kanila. Kung kaya naman maya-maya pa'y tinulak nilang pintot na lamang bukas iyon. Nakita nilang matanda na prenteng nakaupo at umiinom ng tsaa. Ang fox ay nakahiga sa isang kahon na yari sa kahoy malapit sa gas stove. Sinabi ng matanda sa kanila na tamang-tama lang daw ang kanilang pagdating. Niyaya niya silang uminom ng tsaa at ang anak naman nilang babae ay lumapit sa fox at nakita nilang may benda ang paa at tiyan nito. Ngunit mas maganda ng itsura nito ngayon kesa sa dati na una nila itong nakita at natagpuan sa gilid ng kalsada. Pero mahahalata pa rin na nanghihina ito at kasalukuyan pa lang na nagpapagaling. Nang makita naman ng fox ang batang babae ay bahagya nitong kinawag ang buntot nito na kamukha ng sa aso. Mas lumapit pang bata't binati ang fox. Naupo siya sa tabi nito't dahan-dahang hinimas ang ulo. Sinabi ng matanda na papagaling na daw ang fox pero hindi na rin nito kaya pang mamuhay sa kagubatan. Dahil malaki ang naging sugat nito at matagal pa bago, ito humilom ng tuluyan. Hindi na ito magiging isang magaling na hunter at sa mga oras na yon ay kailangan nilang magdesisyon kung anong kanilang nais gawin sa kawawang fox. Hindi daw nagkataon na nakita nilang hayop sa daan. At sa ano at ano pa man ay may connection daw ang fox sa kanilang anak na hindi nila pwedeng putulin. Nagkatingin na naman si Emma at ang kanyang asawa na biglang mga ito't napatanong kung may mangyayari bang hindi maganda. Sa kabilang banda ay hindi na nagulat si Emma sa lahat ng sinabi ng matandang babae. Hindi yun gaanong kakaiba't may pakaramdam siya na kaya nitong mahulaan ang ilang mga bagay. Maya-maya pa ay inutos na nito sa mag-asawang dalhin na at isama ang fox sa kanila dahil busy daw ito at maraming ginagawa. Kumuha ito ng ilang halamang gamot at ibinilin ang tamang pagpapainom sa fox. Binuksan ni Emma ang kanyang bag at akmang bibigyan ng perang matanda, ngunit marinig itong tumanggi sapagkat hindi niya raw yun kailangan. Mas mainam pa daw na dalhan na lamang siya ng tubig na manggagaling sa bukal. At kung sakali man na mapunta silang muli sa village na yon, ay dumaan sila doon at ibalita kung ano nang nangyari sa fox. Iniwan na nilang matanda at dinala ang fox na isang lalaki pala at may katandaan na. Umuwi ng mag-anak sa bahay nila, kasamang fox na tinuring nilang isa na ngayong bagong miyembro ng kanilang pamilya. Pagkagaling ng kanilang anak mula sa school ay agad itong lalapit sa fox at binigyan ito ng pangalan na Ray. Unti-unti nito nakakapaglakad pero paminsan-minsan ay nagpapakita ng pagka-aggressive kung kaya naman iniiwasan nilang iwan ang kanilang anak na mag-isa kasama ito. Ilang buwan ang nakaraan ay muli sila nagpunta sa village kasama si Ray. Pumunta sila sa matandang babae at agad naman itong nakilala ang albularyo para batiin. Pagkatapos noon ay pumunta na sila sa bahay bakasyunan. Natatanaw naman ni Emma ang kanyang anak kasama si Ray at ang kanilang alagang fox na naglalaro sa labas nang bigla nitong dambahan ng kanyang anak at napahiga ito sa lupa. Dali-dali at mabilis na tumakbo, palabas si Emma habang nagsisigaw at dinuro ang fox.
para bitawan nito ang bata. Pero nang makalapit si Em at mas makita ng malinaw, ang dalawa ay doon niya napagtanto na okay naman pala ang kanyang anak. Tahimik lang itong nakaupo at nakatingin sa fox. Sa kanyang pagkasorpresa, ay nakita ni Emma na pigil-pigil ni Ray sa kanyang paa ang isang ahas. Lumalabas na iniligtas nitong anak niya. Doon niya naintindihan ang lahat at naalalang sinabi ng albularyo na ang kapalaran ng hayop sa kanyang anak ay konektado. Iniligtas nila ang fox at niligtas din nito ang kanilang anak na babae. Ang fox ay nanirahan sa kanila nang ilan pang taon at pagkatapos ay namatay na tila ba natapos na ang kanyang misyon sa buhay na iyon. Kaibigan, anong masasabi mo sa kwentong ito? Mag-comment ka lang dyan sa ibaba at magkita na lamang tayo sa susunod nating video.